Hello Max Park, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Sabag natin ngayon Max Park, pag-uusapan po natin ng mga dahilan kung bakit gusto ng mga kalakihan ng mga hard to get na babae. At kung handa na kayong lahat, Max Park, mag-start na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang dahilan kung bakit gusto ng mga lalaki ng hard to get na babae dahil gusto nila na nasusubok ang pagkalalaki nila. Yes, Marcus pa yan ang unang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga lalakihan ng mga hard to get na babae. Alam nyo mga kinspart, ang mga kalalakihan ay mga lalaking matatag at matapang. At lumaki kami sa aming buhay na kami ay humaharap sa maraming pagsubok at talaga namang nasusubok ang aming pagkalalaki. Alam nyo mga kinspart, hindi ko alam kung bakit ganito sapagkat ang nature talaga ng mga kalakihan ay gusto nila kung saan sila nahihirapan, doon sila nagsusumiksik. Diba? Bakit mas gusto pa rin nila yung crush na crush nila kahit ayaw na sa kanila? Diba? Naalala nyo nung high school? O kung sabi natin may crush kayo na hindi kayo yung gusto, iba yung gusto, diba? Napapasabi nila kayo sa sarili nyo, ba't yan ang gusto mo? Ayaw naman sa'yo yan. Nandito naman ako. Diba? Eh kayo spark, mas gusto nila yung talagang ano, nahihirapan sila. At o, ayan. Kaya kayo spark. Eh syempre, kaya siguro nila gusto din yon. Nakikitaan nila ng value yon. Tingin nga nila siguro doon, high value. Diba? High value. Mataas ang value ng babae. Kaya talagang kahit mahirapan sila, ibinubuhos nilang lahat. Para pag nakuha nila, ipapalagahan talaga nila. Alam nyo mga kayo spark, ayaw na makakalakihan kung minsan yung ano, yung talaga namang pagdating sa babae, ah, yung easy to get. Sabihin natin, baka sabihin ng iba, ay inspired, balika, gustong-gusto ng mga lalaki yan, yung mga easy to get. Alam nyo mga inspired, pagdating sa seryosohan, sa isang totohanan, sa isang talagang pagmamahal o pag-ibig, o seryosong relasyon na hanap ng isang lalaki, ay kay inspired, ayaw nila ng easy to get. Matuturn off yan sa'yo. Pag yung lalaki, naghahanap ng seryosohan, seryoso, serious relationship ang gusto, tapos ikaw talagang bigay toto ka din agad, eh kayo inspired, eh mataturn off yan sa'yo. Pero pag ikaw ay medyo sabi natin nagpapa hard to get ng konti, ay imbis na mainis yan, sabi natin baka yung iba mainis, pero sa tatapangan niya lalo sarili niya. Yung iba nga sabi sarili ganyan, ha, sige, mapapasagot din kita, mapapaibig din kita, mamahalin mo rin ako, sasagutin mo rin ako, makakuha ko rin ang matamis mong ako, hindi ako susuko. Diba? Mga ganyan, gusto nila yung hard to get, kayo spark, pero pag easy to get, ano ba naman to, ano lang eh, binola-bola ko lang ng konti, binilhan ko lang ng ganito eh, sinagot na kagad ako. O kaya naman eh, para bang dumidikit-dikit na kagad sa akin, at para bang may gusto lang mangyari, kayo spark. Tandaan ninyo sa panahon ngayon, lalo sa mga may edad na lalaki, kaya tapos mga binata pa, ay kayo inspired, gusto nila yung ano, diba? Gusto nila yung papahalagahan talaga nila. Kaya kayong mga kababaihan, unahin yung sarili nyo, magdagdag kayo na magdagdag ng value, paghalaga sa inyong sarili, magpaganda ka, huwag mong pabayaan sarili mo, upang maging high value ka sa kanila, at upang mas maglalo kang magkaroon ng karapatan na magpakipot, at magpa-hard to get. Siyempre naman, may value ka eh. Diba? Ano sila, nanalo ng 1 million, na nakapulot ng 1 ginto ng ganong kadali, kailangan paghirapan kanila. Inspired, magpa-hard to get ka upang talaga namang hindi naman yung sobrang hard to get na magpapakasalbahe ka, sobrang suplada mo, hindi naman sa ganun. Diba? Alam niyo naman ang ibig sabihin, kaya niyo naman kontrolin yan eh. Alam niyo naman kung paano pa rin rumispeto, makipag-usap ng maayos, pero hindi yung bibigay ka agad, yung matamis mo, diba? Yung damdamin mo. Kailangan marunong ka. Kaya nga diba tinuturo ko, huwag niyong laging pairalay ng inyong emosyon. Huwag laging puro puso. Dahil talaga naman, hindi kayo makapili at makapag-obserba ng maayos at tama. At baka makuha niyo imbis na ginto ay tanso. Kaya mas lalo niyong gamitin ang utak niyo kaysa puso niyo. Opo makispard, sapagkat kainspard, kapag tama ang napili niyo, ay talaga namang magiging masaya ang puso niyo. Kainspard, utak lagi, maging observant ka, at talaga namang magpa-hard to get ka.
magpakahibalyo ka muna sapagkat isa yan sa mga gusto ng mga kalakihan kung bakit gustong-gusto nila ng hard to get na babae na susubok ang pagkalalaki nila at pag nakuha ka niya o talagang napaibig ka niya ay siguradong iingatan ka niya dahil nag-effort at nagpahalaga siya sa'yo ka-inspired. At ang paluwang dahilan mga ka-inspired kung bakit gusto ng mga kalakihan ng mga hard to get na babae is dahil mas gusto nila ng excitement kaysa boring. Yes mga ka-inspired, gusto ng mga kalakihan yung na-challenge sila, yung parang laging na-excite, di ba? Hindi yung boring. Kasi pag ang isang babae, easy to get, boring yan. Di ba? Let's say, sabihin natin, ano lang, sabihin natin, pinapakain ka lang sa ano, sabihin natin kung saan-saan lang, eh, di ba? Pwede ka namang mag-demand kahit pa paano. Siyempre naman, sinusuyo ka niya. Di ba? O kaya naman, eh, konting bola-bola lang sa'yo, binabola ka lang. Ano ka na kagad? Inlababo ka na kagad. O kaya, sasagutin mo na. May ka-inspired mo ganyan. Kailangan obserbahan mo. Sensya na mga ka-inspired, nabigay pa. Kailangan obserbahan mo. Okay? Dahil, lagi mo lagyan ng challenge. Lagi mo i-challenge yung isang lalaki sa'yo. Diba? Let's say, yayayain ka niya mag-date. O kaya naman, kung kayo na eh, sabihin natin, yayayain ka niyang lumabas. Kailangan hindi ka laging available. Kaya nga sinasabi ko, wag puro lalaki ang nasa utak at buhay nyo. Kailangan nagpo-focus kayo sa self-improvement at sa trabaho, sa mga iba mo nyong gusto, para hindi ka laging available. Kasi kung manliligaw mo yan, o boyfriend mo yan, o mister mo, kung hindi ka laging available, mas lalong mag-aabol sa'yo yan. Bakit? Kasi nga gusto nila ng challenge at mas lalo silang ma-excite na mapapayag ka. Ganyan yan. Pero pag isang sabi niya lang, go ka kagad. Yes ka ng yes. Hindi ka marunong mag-no. Kahit busy ka, kahit may lakad ka, kahit nakaplano yung araw mo, kahit na nahihirapan ka, sige ka pa rin. Akala niyo ba, ka-inspired? Okay yung ganyan sa lalaki? Ayaw nila lang, ng madalian. Hindi naman sa lahat naman tayo gusto madali, pero kung gusto mo na mas lalo kanyang pahalagahan, hanapin, mag-effort sa'yo, maranasan mo yan, eh kailangan magpa-hard to get ka. Ito, yan, ka-inspired. At talaga namang ang isang lalaki, kung bakit gusto niya ng hard to get na babae, ay ang mga kalakihan ka-inspired, mga hunter sila eh. Mga hunter sila. Diba ang hunter pag nangahunting sa forest? Para bang iba-iba mo ba sa isip na excited, natatakot, nangangamba, pero tinatapangan nila at nagtatagumpay sila. Nakukuha nila yung inuhuli nila, yung hinahunting nila. Bakit? Kasi kayo sa part, yun yung nag-motivate sa kanila para hulihin yung target nila. Kaya kayo sa part, kung ikaw ay easy to get, kayo sa part, hindi yan sa'yo. Mag-turn off yan sa'yo. Kaya kailangan mag-hard to get ka. Huwag ka lagi available. Diba? Mag-focus ka sa pagpapaganda mo. Talaga namang lalaki, mas lalo kang gugustuhin. Lalo na kapag naging okay na kayo, nagmamahalan na kayo, o sinagot mo na siya, o tumagal na ang inyong relasyon, ay ka-inspired. Alam ng lalaki na yan na dapat kanyang pakaingatan. Dahil ka-inspired, alam niya na malaking porsyento ng effort na ginawa niya sa kanyang buhay ay ibinigay niya sa iyo. Dahil nahirapan siya sa iyo. Ipagmamalaki niya yun sa kanyang sarili, ipagmamalaki niya yun sa iba. Palagi niyang aalalahanin na yung iba nga hatid sundo, susunduin, ihatid, ipagluluto pa yung babae, lahat ng effort ka-inspired, diba? Aalalahanin yan. Mahihirapan siya ka-inspired na kalimutan ka, mahihirapan siya ka-inspired na tiisin ka dahil sa lahat ng na-invest niya sa'yo, na-invest ng pagod, pera at panahon upang mapaibig ka at makuha ka. At nahirapan kasi siya ka-inspired, kaya mas lalo kanyang mamahalin. Magpa-hard to get ka, huwag kang easy to get sapagkat mas gusto ng mga kalakihan na nahihirapan mo na sila at na-excite mo na sila bago nila makuha ang isang bagay o isang tao sa kanilang buhay. At mas lalo na nila itong paalagahan at iingatan ka-inspired. At ang pangatlong dahilan, mga ka-inspired, kung bakit gusto ng mga kalakihan ng hard to get na babae is dahil alam nilang mas paalagahan nila ito. Yes, mga ka-inspired, totoo yan. Alam namin yan.
Sa umpisa pa lang na nakitaan namin yung babae na hindi basta-basta yung babae, alam namin may value talaga at alam namin may hirapan kami. Eh kayo, alam namin na kapag tinuloy namin ang panliligaw, pagmamahal sa'yo, o pag-ibig namin sa'yo, eh kaya inspired. Alam namin na kapag ikaw ay napag-ibig din namin, minahal mo rin kami, ay talaga naman, pahalagahan ka namin. Ganon yan kaya inspired. Diba? Yung trabaho mo, bakit hindi mo maiwan-iwan yung trabaho mo? Bakit masyadong mataas ang pride na pagpapahalaga mo sa trabaho mo, diba? Dahil pinaghirapan mo kung nasaan ka ngayon, yung tahanan mo, at yung iba pang mga bagay na tinamo mo sa buhay o na kamit mo sa buhay na pinagrapan mo, di po ba? Ang hirap kalimutan, ang hirap iwan. E kung easy to get, easy mo lang nakuha yan. O sabi yan, easy money, ang daling gasusin. Pero, iba, yung perang pinaghirapan mo kahit maliit lang yan, ay nako, sigurado ko, babudgetin mo pa yan. Titipirin mo pa yan. Magiging budgetarian ka pa yan. Yes, maka-inspired. Kasi pinaghirapan mo eh. Nakikita niya, di ba? Bakit mas pinapahalagahan natin pag pinaghirapan natin? Dahil nagpagod tayo dyan. Pinag-isipan natin yan at nagbigay tayo ng panahon dyan. Ganyan yung ka-inspired. Dapat maging ganyan ka rin. Upang isang lalaki o makalakiang iibig o hahanga sa'yo. Magtatangkang magmahal sa'yo. Kunin ang puso mo ay talaga namang pahalagahan ka. Yan ang mga dahilan kung bakit mas gusto ng makalakihan ng hard to get na babae at hindi easy to get. Pag easy to get ka, mindset din namin kay inspired. Nature ng isip namin na sigurado, hindi ko ito masyadong pahalagahan. Kaya minsan natatakot yung lalaki. Alam nyo, kahit ganyan ang mga kalakihan, yung ibang lalaki natatakot din yan, nakukonsensya pa rin yan. Let's say, alam niya na easy to get ka. Alam ng ibang lalaki na madali kang makuha, madali kang ligawan, madali kang mapao, madali kang mapaibig. Natatakot sila na ituloy yung panliligaw sa'yo, pagpapaibig sa'yo, kasi alam niya baka masaktan ka lang niya, kasi alam niya madali ka niya makuha eh. Diba may ginagawang pa nga ng mga kanta yan? Diba? Nabang kanta ng parokya ni Edgar na ayaw niya kasi saktan yung babae, kaya ngayon, King's Pod eh. Ganun eh. Kaya dapat huwag niyo ipakita sa lalaki na easy to get ka sa pananalita mo, sa pagkilos mo. Kaya nga naman tinuturo ko kayo, ayusin yung kilos nyo, ayusin yung pananalita nyo at yung status nyo sa buhay at yung ano, yung looks nyo, yung kaseksiyan nyo, upang magkaroon kayo ng confident at confident na ano, confident na magpa-hard to get sa sarili nyo. Isip, parang magkaroon kayo ng mindset na ba, pinaghirapan ko tong looks ko, ang dami nagkagusto sa akin, tapos ikaw sasagutin ko lang agad. Diba ganun? Upang, diba? Kasi mahirap nga naman magpa-hard to get kapag ka wala kang masyadong binabalyo sa sarili mo. Isipin mo, baka wala nang lalaking manligaw sa akin. Diba? Kaya unahin mo ang sarili mo upang marami kang maging positibo ka, maging confident ka at hindi ka matakot na bumasted ng lalaki kapag ayaw mo talaga. Karamihan sa inyo, kahit hindi nyo gusto, rito ko lang, hindi nyo gusto, yung iba, tinatry eh. Sige na nga, sagutin ko to. Yung iba, nagtatagumpay, pero yung iba, nabibigo eh. Hindi mo naman kasi talaga gusto, sinagot mo. Bakit? Natatakot ka na baka wala naman ligaw sa'yo. Bakit? Eh kaysa hindi mo kasi, wala kang choices eh. Bakit di ka nagka-choices? Isa lang ang nililigaw sa'yo, minsan pa. Minsan lang may manligaw. Eh kasi kayong spark, unahin mo nga ang sarili mo. Magpaganda ka, magpa-sexy ka. Iunat mo yung bay, mga laman-laman mo. Talaga namang mag-workout ka. At i-improve mo ang sarili mo at buhay mo. Imposibleng walang manligaw sa'yo. Imposibleng walang manatilit umibig sa'yo. At ikaw bilang isang babae, mamimili ka sa kanila. At dyan ka ngayon magiging hard to get. Bakit magiging hard to get ka? Medyo magiging mayabang ka ng konti. Dapat konting yabang lang ha. Di porket gumanda ka, magiging kala mo. Ikaw na yung pinakamaganda sa buong mundo. Magiging Miss Universe ka na. Huwag ganon. O, pag tayo naging gwapo, pag tayo naging maganda, tataas ang pride natin. Kasi tumataas ang value natin. Ayun din kasi ang nakikita natin sa ibang tao, tumataas yung respeto nila sa atin. Tumataas yung, diba, yung attraction nila sa atin. Nakikita natin yan. Alam natin na dumadami yung nagkaagusto sa atin. Alam natin na maraming umiibig sa atin. Ngayon, tayo, medyo magiging mayabang ng konti lang dapat. Huwag yung sobrang taas. Lahat ng sobrang hindi maganda, yan magpapabagsak sa'yo. Kailangan konting pride lang na hindi mo ako pwedeng makuha agad. Hindi ako easy to get. Diba? Dapat magpa-hard to get ka. At para mangyari yon, dapat masabi mo sarili mo na may value ka.
Unahin mong sarili mo. Isa sa mga bagay kayong spark na kung bakit, isa yun sa mga dahilan kung bakit gusto ng mga kalakihan ng hard to get na babae. Dahil alam nila na ikaw ay pahalagahan nila at tunay at tapat ka nilang iibigin kapag nakuha nila ang puso at talaga namang pagtingin mo, pag-ibig mo kay Inspire. So Max po din lang po, maraming salamat Max po sa pagtapos ng vlog na ito. So huwag pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi po nakasubscribe, ay po subscribe na po Max po, click ko na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat Max po, mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!